Ngayon, tapos na natin na-grind. Ayan. So, bago tayo pag-primer, kailangan gumamit mo tayo ng fine na 120. So, ito yung gagamitin natin. Ayan. Hold natin ganito. Kailangan ilihan natin kasi para matanggal yung mga bukol-bukol. Ayan. Mga flux. So yun. So pipinturahan natin yan ng primer. So bali ngayon, gagamit tayo ng polytuff para yung mga butas-butas matakpan natin. So ito yung polytuff, ito yun naman yung hardener. Ito tayo ngayon sa ano, lalagyan natin bago natin lagyan ng primer oxide para itong polytuff pumasok talaga, kasi kapag may primer oxide, pwede naman yung may primer oxide na tapos lalagyan. Ang purpose kasi nito para pumasok yung sa butas-butas. So ganito gamitin natin. Yan. So kailangan haluin. So minsan ganito yung ratio ng ano, paglagay. So itong hardener natin, dito lang muna natin ilagay sa tabi. Yan. So ang technique dyan, kukuha ka lang ng konti. Yan. Tapos yung portion na yan na konti, yan lang muna ang lalagyan mo. Kumbaga ganyan lang muna yung mix mo, para hindi ka matigas, matigasan. Kasi kapag marami ang nilagay mo, tiyak, kunting ano lang, titigas na agad yan. So, yan lang muna yung lalagay natin. Tapos na natin 'to na polytop. Ngayon, i-grind natin ngayon 'tong na polytop natin. So, purpose ng polytop is yung mga bakal-bakal na medyo hindi na welding ay matabunan. So, ayan, yung mga iba kasi meron pa ring naiiwan kahit konti, kahit kinrind. So, ayan, para magpantay. So, ito ngayon pupulitap natin, pero tapos na natin itong polytop. Ngayon gamit tayo ng grinder, kasi kapag liha ginamit natin dito, medyo mahirap, matagal tayo matatapos. So ito yung gagamitin natin. So ngayon kabit natin to. Yan, marami namang nabibili sa hardware nito. Ito yung gagamitin nating pang grind. Pwede naman yung liha, kaso kapag gumamit tayo ng liha, medyo matagal yun. Ito na lang gagamitin natin.
So, pansin nyo, hindi siya masyadong makapal. Kasi okay naman yung pagkaka-welding. Kaso nga lang, yung mga hindi pantay-pantay, konti. Yan, kailangan ito. Matabunan. So, ganyan lang kanipis dapat. So, buksan na natin ngayon itong metal primer. Yun. So, kailangan lang nating haluin to. So, ito palang metal primer. Hindi ko na lalagyan ng thinner, lacquer thinner. Kasi, mas maganda. Puro siya talaga. So, ang paghalo, kailangan haluin maigi. So, bali yan. Nalagyan na natin ngayon. Ngayon, simulan na natin. So, tapos na natin ngayon primeran ng red oxide itong terrace natin. So, pagkatapos nitong metal primer red oxide, gagamitin natin ngayon itong quick drying enamel black B-690. So, simulan na natin. So, haluin muna natin. Kita si Gwen.